niyo po mga kaprobinsya, oh. Pero wag ito bang unggoy bang sirup ay pwede mga tali. Para ko si Guy ko. Apple, ganyan rin apple si Guy Goy. Naglagay din ng pataba sa ating mga mais at yung cameraman natin ngayon si Jigger Junior. Hello Jig, may adlaw ninyong tanan. Ani nasab kita karon. Si Jigger Junior. Tandahan Jig ha. Kasi madulas dito. Up. Nagkalisod na. Nahirapan na siya sa kalisod. Take my hand. Kaya mo dito? Kaya hon. Kaya hon. Oops. Yan. Dili mo na mais. Dili na mais. Si Jigger Junior, pati damo, bilagi ng pataba. Yung mais lang ha. Mais. Nalilito pa siya mga kaprobinsya. Kung alin dito yung mais? Yung bungkal na damo at saka mais parang magkapariha lang. Yes. Wow. Dagan-dagan pag ani gamay. Okay naman na guy. Kira. Kaya mamakyaw na tag pangabuno ani. Yan po mga kaprobinsya, oh. Lagyan na namin ng pataba. At pinatay natin si Jigger Junior. May mga damo na yung mga mais natin.
Pero ang gagawin natin dito para hindi na kami magtanggal ng maraming damo, ipara-araw namin yung sa kitna para yung mga damo matabunan. Kaya nilagyan namin agad ng pataba bago namin ipara-araw. Kasi pag araruhin muna bago lagyan ng pataba, yung mga mais, yun sa gilid matabunan ni siya ng mga lupa. So mahirapan na tayo sa paglagay ng pataba. Pag may damo na hindi matabunan ng lupa, pag maararo na, yun na po ang aming kunin. Yan. Yan po ang maganda sa area na hindi siya slope or plain lang siya. Kasi hindi tayo mahirapan sa pagtanggal ng damo. Napakadali lang, basta araruhin lang. Yung mga indigofera namin dito, oh, inutol namin, tapos may sumibol naman ng mga sanga. Yan, nagsimula ng sumibol yung mga sanga ng ating indigofera. Napakadali lang. At yung indigofera, medyo hiyang po siya dito sa ating area. Pag makapunta tayo ng area 1, pag may mga buto doon, dalhin natin dito para itanim. Or pag may mga punla, dalhin natin dito. Diyan sa gilid, taniman din natin yan ng mga ipil-ipil pag wala tayong indigofera. Yan po ang i-project natin. Sa sunod na linggo, pag matapos na si Pare Agaw sa kanyang trabaho doon, sa kanyang area, siguro babalik na siya dito. At siya po yung i-assign natin sa pagtatanim ng mga napier, ipil-ipil at saka indigofera. Siya po yung naka-assign doon. Yung iba natin mga kasama, may kanya-kanya po silang trabaho. May taga-alaga sa ating mga kambing, may taga-alaga sa ating mga baka, at iba din yung andon sa itaas. Sila si Bitas at Kwan. Bitas, Kungkung, Duldul, Pakbons. So may iba din na-assign sa kanila. Sa Kalabaw, si Brod Bonifacio yung na-assign sa ating Kalabaw. Siya yung na-assign sa pag-alaga doon. Ito po, palinisan natin to, yung mga baging ipatanggal natin para mabuhay yung mga ipil-ipil na tinanim natin dito. May ipil-ipil lang kami na tinanim dyan, oh. Pag mabuhay yan, ayos na. Tingnan natin yung ating mga Jersey Giant kung may itlog na ba. Oops, wala pang itlog. Palagi po natin tine-check kung may itlog ng mga kaprobinsya, kinuha namin para hindi mapansin ng aso. Kasi sa mga nakaraang araw po, kinain na po ng aso yung itlog ng ating Jersey Giant dito. At hindi na po natin sila pinalabas para hindi makastahan ng mga native natin na manok. Tapos yung dalawa nating tandang, sila po yung nasa labas, oh. Pero hindi sila umalis dito. Takot sila sa tandang natin doon na native. May nagsabi po na yung itlogan ng ating Jersey Giant, ilagay doon, sa itaas. Yung ganyang klaseng manok mga kaprobinsya, mahina yan lumipad. Kaya hindi tayo nilagay ng paitlogan sa itaas. Sa lupa lang. Si Third, oh. Ano kayang balak? Wala nang dami si Third? Asa si Third, oh? Yung mga gansa natin, oh. Pumunta sila dito, pa-uwiin natin. Baka masanay sila dito, tapos makain nila yung mga bulaklak namin dito. Bule, bule, bule. Diyan lang kayo. Si George mga kaprobinsya, oh. Yan. Sa sunod na araw, dalhin natin siya doon sa kabila. Doon sa mga kambing. Ihalo natin siya doon para makasahan na yung mga dumalaga natin doon.
yung isang dumalaga nakasahan na po, pero hindi po si Josh yung nakakasta. Kasi tumakas yung buwer natin doon, si Astro. Ang nakita sa ating kambing na may naglandi, tumakas siya, tumalon siya sa kanyang kwarto. At nakastahan niya yung naglandi na kambing, yung dumalaga natin. Si George na sana yung gamitin natin doon sa pagkasta. Pero nahuli si George. Ipil-ipil lang yung paborito ni George. Mataas din sa protein yung ipil-ipil. Nahilig siya sa mga matitigas. Oh. George. Dari kini mahulog mo sa lera sa mga pagkaanan. Diluwa na. Yung baka natin dito, oh. Hindi na namin tinali. Pinakawala lang namin sa loob. Ang ginawa namin, nilagyan na namin ng harang para hindi sila makalabas. Yung mga tali nila ni Kungko at Duldul, mga kaprobinsya, muyain nila para maputol. Tignan niyo po, ito yung nangyari. So pag maputol na, lumabas na sila dito. Noong una, balasan na natin na palitan yung tali nila ng kanina para hindi nila na maputol. Pero isipan po natin na yung sinatalian sila ng kanina, lagyan lang ng harang yung salikuran para hindi sila makalabas. Amin, tag-ulan ha. Kaya kailangan na lang magtanim ng maraming pagkain. Basta may bakante na pwedeng taniman ng mga pagkain para sa kaila, taniman namin. Diyan sa likuran, sa gilid ng sapa, nagtanim na kami ng ubilipid dyan. Yan po yung mga baka natin. Sibitas. Yung lumalaga natin dito mga kaprobinsya, nakasahan na yan at isa sa ating napapansin, basta mga baka lang na hindi masyadong hybrid, napakadali lang maglandi. Katulad sa ating lumalaga dito na baka. Pero yung mga baka natin na galing sa Batangas, hindi ko alam kung kailan pa yan maglandi.
Pero hindi tayo sigurado kung nabuntis ba siya or hindi. Yung sa atin dito, hula-hula lang. Pero basta native, yun po ang sabi nila, na napakadali lang maglandi basta native. Hindi katulad pag hybrid na maghintay pa tayo ng mga ilang taon bago sila maglandi. Ano? Hindi na siya nanuwag, oh. Pero dati, paglapitan, agoy. Napaka-agresibo niya. Si Pak Mons, oh. Pak Mons. Naglambon si Palo. Lumaki na siya dito sa ating area. Pero ang problema, hindi pa natin siya naturuan sa pag-araro. Busy pa si Broad, nag-araro pa siya doon sa kabilang area natin. Pero pag makabalik nandito si Pareng Agaw, pag hindi siya busy, magpatulong tayo sa kanya na turuan to sa paghila ng karosa, pag-araro, para makapahinga si Jin. Malakas siyang kumain. At may mga damo na dito na makain sa ating area. Dito sa kabilang pan, marami na po mga fingerlings, mga maliliit. Mula nang nahuli namin yung aming eel dito, nagkaroon na dito ng maraming similya. Yan. At naayos na po yung ating pan dito. Instead na bato yung ilagay, mga kawayan lang, tapos nilagyan ng lupa similid sa sako ng harina. Mas matibay yung sako ng harina compared sa sako ng fields. Kaya yun po ang ginamit namin. Subukan lang namin kung effective ba yan yung ginawa namin. Pag makilor yan, saka na tayo maglagay dyan ng mga bato, masakamada bato or hollow blocks po yung ilagay natin. At tinanimin namin ng ipil-ipil sa gilid para mapakinabangan din natin yung ipil-ipil, yung dahon nila, at saka makatulong yan para hindi gumuho yung lupa natin. At ngayon po dito, manghuli kami ng pang-ula mamaya. Maglilagpang naman kami ng hito. Atay pa ondo. Tapos dagdagan naman namin ng tilapia. Linagpang turagsoy. Yung linagpang, ihawin muna bago ipaksiw. Pero may iba't ibang version naman sa pagluluto ng linagpang. May linagpang din na manok. Pero yung sa atin, yung hito lang. Tulang kabilog. Ay! Putol sa. Kusog na kayo ito, Jo. Dirahanin mo. Abot mo ito sa bariyog yung naikuha ito. Problema, maputol ang nylon na ito. Busog. Kala po namin noong una na dito po bumagsak yung ating bais. Doon pala siya sa kabila. Kabilang pan. Uy, parang natulugan tayo sa ating pito dito. Hindi kumain sa pain. Hawa daday, Len. Kay matamaan ka. Tawa ka, Dodo ko. Siguro. Wow.
Wow. Oh, kakadako. Okay. Yun. Okay. Ang laki mga kaprobinsya, oh. Ang laki mga kaprobinsya, oh. Sakto nang na kainin yan, ah. Pag walang mahuli, isa lang yung lutuin natin. May mga tilapia naman tayo. One, two, three, four, five, six, seven, hodong, eight, nine, ten, 11. Rasa. Ah, sana. Ayaw mo umigay. Okay lang ah. Tilapia lang yung sa amin. Ah, wala jud. Ayaw po huli. Anyway, malaki naman yung nakuha namin. Ano po oh, kung ano kalaki ako oh, sos ano lang ah lalaki mayabas kanina pa ako nagdalawin ito yan. Ito lang yung sa akin oh. Yung maliit. Tingnan niyo po mga kaprobinsya oh. 1 kilo at 1/4 yung hito natin. Hindi nga siya masyadong mataba kasi paminsan-minsan lang natin pagkainin. Lalo na siguro pag palagi pa natin sila pinakain at saka binigyan ng mga manok. Ako kayo oh. Kaya subukan lang siguro natin na mag-breed kasi parang nasayangan ako pag mawala na tayong hito dito. Uyan na siya. Parang kapareha siya kabigat sa ating tilapia na isda na nakuha doon sa kuan. May koy natin. Kaya mo yung busin? Hindi po kaya. Marumag ito bang unggoy bang sirup ay pwede mga tali. Para ako si guyugoy. Crunchy po, crunchy. Yung sa akin yung maliit lang. Sir, John, kung ka, mangga, mangga ka ba ba? Sir, ako kay, yun yung matong doon. Bayo na parang sigoy ko eh. Mabalo sa banat. Kahit hindi ka naman ang halian ito, pag naubos mo to. So ano na yung bantak? Joke lang yun. Hindi ako kumakain ng pantat. Ay, dito na, Jo. Dito. I will teach you how to speak in Bisaya. Okay. We will ask Brod. Brod, nana kay apo Brod. Brod, Brod. Give me more rice. Ibora mo, wala mo, kaleo. Bing, jigger third guapo. Ay, kailan binagsara? Sige. Pahina-ina. Ay, you don't like Bisaya? Because I like English. Okay, you like English. Say it in English. Okay, you say it. Happy, sad, angry. Sad, bro? Bugno kayo ba?
Kapabinsya. Hello. Hello. I'm Howdy. What? Howdy. Howdy? Who's Howdy? Who's that one? I say Howdy. You want to be a blogger? Nope. I want to be an editor. Editor. Oh, okay, editor. First dream. Dream job. What is it? Making videos. Wow, making videos. Like your without posters. I want to be a fireman. In my lunch break, I'll be an editor. Wow. He wants to be a fireman, but in the lunch break, he wants to be an editor. It's nice. Hold on. Give me the camera. Hold on. Why am I there? Hold on. Let me wipe my glasses. Uh-oh. How do I think? Hold on. Wait, why am I? Mommy. Oh. Mommy, why am I choosing? Tumanta. Hello. Hello, third. What are you doing? How are you? Ate to, ate. You do it. Can you ask him? Okay. Him. Him. Mga kaprobinsya, kain na po. Ito yung pagkain namin, oh. Piniritong tilapia. At paksisogata na hito. Yan. May gulay, lauoy, may kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kainan na. Hayto. Tawag sa mga to, pre, lakto. Kaya ulo, yata hindi alin na hito ang ulo. Ako lang yung lakto. Ako tapos sa ulo. Mo, nilain lang plato. Masasala dito daw, ulay harap ko daw. Masasala ng kulito. Bais, abais. Patat. Dako lang yapon yung makuha ka. Ah! May! Ulo! Okay. Diba kay lugating ng isa. Ano? Dapat dudo. Intercepted by dudo man. Nang dahil na pasto jumbo. Intercepted by dudo. Wala ka mukhaan daw. Ini uluha mo rin dilayla ay nilay para kada ayala ni. Ato ang tabangan dahilay. No? Ta, one fourth yun na, ulo lang yan. Ma, yung susuko ni ulo? Sa ako kay paborito na mga ulo. Eh, sige mo na din mo na. Hindi, rago ko. Mga kong bigyan na, yun po. Ito daw yun, boss? Kasi, ito na ako. Oo. Ito ya. Ayaw niya. Ito lamang na, boss. Lamin ang po? Kaya ako. Lamin ang sarday kanin. Hindi ko kumakain ng kanin ngayon. Gumayon. Dapat tanik mo, kung saan po nakuha yun? Paano na eh?
Correct? Patulog ito mong kuhaon. Galayot ng post-broad. Ganayon ang kay Kanon. Hmm. Galayot ng kapro. Huwag alam kong gatahan. Huwag mo lang kaya kaya harot. Kamarap na yung kalahapon. Tama kong usap mo. Mula po sa itong sinuha niya. Sana humihingaw naman ito. Iha, napatalag ka ng hapon. May ilip ito. Malipso na tamo na. Ka. Duga, tuloy mo dali mo kwanta kay Julio Pecafe. Nalato na ka. Nagsawa ka nang sa mukha ko dito. Kulot mo naman, kulot mo naman kanin. Kulot mo tilapia mo. Dad. 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 Come on. 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 Ang yun ang daw kay hibag. Hibag. Hibag lang yun. Ah, Hibag. Wala na pala itong tarlet. Wala na itong tira ko na. Wala na bahay tayo. Ito ang panimik. Kapag hindi mo palit? Saway mo naman. Ang mga kaiya kayo. Ang mga kabahay. Pamuduli, kaya tawahin naman kayo ng iho-iho. Nalili po kayo. Hindi po doon yung iho po. Na door, problem mo. Dito lamang ko sa Diyo, nakikapit yun siya. Wala, yung Alakan siya ang pugo kay Pakpal.